pagkuha ng pangarap. Para sa akin pa rin, dahil dun sa feeling na na-generate niya sa akin and sa family ko, yun pa rin talaga yung pinakamaganda. I mean, yung pakiramdam ko before, para akong nasa putik na. Tapos inangat lang ako ni Direk Harris at ni Sir Sam. So, ganun yung pakiramdam kasi maraming utang yung family ko. Muntik pa ako mag-OFW before, pero dahil sa front row, lahat yun ang bago eh. Nag-work ako dati sa Philippine Star. Tapos nabigyan ako ng assignment ni Miss Grace Glorigo to Art Direct, Direct RS Francisco and Sir Sam para sa Philippines Yearbook before. So, ang ginawa ko para kay front row nung nag-work ako, so, ako nag-design ng mga battles na to. Pati yung soap, ako rin yung nag-design ng 01, 02, tsaka 03 na soap. Nung sumali ko, binigyan kami ng goal na gumawa kami ng dream board. So, gumawa kami. Pinrint namin, ganyan. Tapos, it took me 8 years para makuha yung dream car ko talaga, which is yung dinadrive ko ngayon. That's the, yun nga, R8, because of Iron Man yun eh. Ang nangyari sa akin is, nainggit ako eh sa nangyayari sa kanila. Tapos, nagtaka din ako kasi walang nag-i-invite sa akin. Even though araw-araw ako nasa front row, walang nag-i-invite sa akin. So, ako na nagtanong kay Direk, kasi curious na ako, paano ba yan? Kasi ganun din naman yung work ko, napapagod ako, napupuyat ako. Ando na rin ako, napupunta rin naman ako sa front row before. Doon sa Dallas Square pa yun yung unang office nila. Tapos nung lumipat na sa El Terrazzo, doon ako nag-join. Nakapag-resign ako after 3 months because naramdaman ko yung income. Maganda yung work ko. Gusto ko yung work ko kasi graduate ako UP Diliman. Fine arts ako tapos nagbabanda ako. So yun talaga yung gusto ko, which is graphic design. Although, nagkaroon ako ng mga sasakyan sa front row. Marami na rin, mga sports car, supercar, mga ganyan. Pero the best ano pa rin talaga na nakuha ko, it's yung nabigay ko sa parents ko talaga. Hindi siya super gandang sasakyan, pero para sa akin pa rin, dahil dun sa feeling na na-generate niya sa akin and sa family ko, yun pa rin talaga yung pinakamaganda. Hindi lang din kasi humanitary yung nagpastil sa akin. It's Sir Sam yung direct talaga. Sa lahat ng mahirap, ito yung pinakamadali. Kasi yung mga pangarap mo kahit paano makukuha mo sa front row. Which is, dati, puro salita lang yun. Hindi namin alam na magkakatotoo. Sabi nga nila, it takes 10 years to look like an overnight success. But behind that 10 years, lahat ng hardships na doon. Kasi mag-a-adjust ka eh. Sobrang laking adjustment. Hindi siya yung tipong 8 to 5 na trabaho. It's a 24-hour thing. Talagang pagising mo, front row na. Pagtulog mo, front row pa rin. Ganun siya ka-demanding. Hindi naman natin makukuha yung mga pangarap natin kung mag-re-relax lang tayo. I'm Carlos Antonio Garciliano and I'm forever front row. Sa 10 taong ko na nakita sa front row, nasubaybayan ko kung gaano katindi ang evolution ng buong networking industry. We are dominating the game! Wala na makakapigil sa atin because we have become unstoppable! An unstoppable empire. We will continue to grow exponentially and change more people's lives like no one has ever seen before. Itaga mo yan sa bato. Tutulong kami nila. Tutulong kami. Lahat kami. Tutulong kami. Kina Direk at Sir Sam sa pagpaparami pa ng mga buhay na nagbago dahil sa front row. Kung paano lang din nila kami tinulungan na inangat mula sa putik. Hindi kami titigil ang lahat ng mga taong nangangarap sa loob ng Philippine Arena at sa buong mundo ay magmimilyon dito sa front row. Ikaw yon! Ikaw yon! Tayo lahat yon! Napahirap kasi isipin mo nga nung nasa Marawi ka.